Uy, si Cowboy. Eh, si Cowboy, makikita nyo ha. What's up, what's up? Good morning, guys. Itong NCP Team Manila, NMAX Club Philippines Team Manila. Biyahing tanay kami ngayon sa Sangap Cave. Itong Boss Bram Bram na malakas. Ayan si Cowboy na kalbo. Walang kabayo. Ito, dito ang meet up namin sa Petron Blooming Retreat, Espanya. Ayan, ito yung mga kasama natin sa grupo. Ayan ang TL natin, si Randy Kiambao, Assistant Team Leader, Sherwin. Ejel, shout out. Kasama ko ngayon ang maganda kong kumare, ayan. Oo nga, bakit kaya? Ah, may sakit? Oo, buti nasama ka. Okay, kita-kits tayo sa Tanay Rizal, sa may Barangay San Andres, dun sa may Sangab Cave. Dun ang punta natin. Okay, good morning, good morning. Good morning, guys. Andito na kami sa SM City, Marikina. Shout out pala sa Baluarte Hoods, Marikina. Baluarte Hoods, Tondo. Shout out sa inyo lahat. Shoutout muna ako sa buong NCP Team Manila. Doon sa mga hindi nakasama, shoutout sa inyo. Okay lang yon. Dito naman sa atin sa ride, wala namang pilitan na sumama. Kung sino lang yung available talaga, yung maluwag sa oras. Alam naman natin sa grupo, family first syempre. Malay natin, may lakad kayo ng buong pamilya ko. O, syempre unahin mo yung pamilya ko. Ito naman grupo, libangan lang natin to. Kailangan lang natin dito, pakisamahan lang. Wala tayong pinipili rito, kay officer man tayo o hindi. Basta lahat ng member natin dito, pakikisamahan natin ang pantay-pantay yan. Wala tayong pipiliin dyan. Kaya lang, sa grupo, once na sumali ka, natural meron yan, ano, bylaws, may rules and regulation yan, di ba? Dapat sundin natin yung bylaws tsaka yung rules ng chapter. Good morning, guys. God first. Ito na naman tayo sa isang ride kasama natin ng NMAX Club Philippines Team Manila. Hindi naman kami gaano karamihan kasi mahirap pa rin sa panahon ngayon ng GCQ. Hindi tayo pwede masyadong marami. Okay, andito na tayo sa Boso Boso. Kasama ko sila, pero nasa likod sila. Ako muna ang spearhead dito, pero mamaya baka magpalit-palit kami ni Papa Edison. Uy, si Cowboy! Si Cowboy, makikita nyo ha. Yan. Dito na tayo sa Marilac eh. So medyo maambon. Pero wag naman sanang umulan para ma-enjoy natin yung biyahe. So ito, nakikita nyo, tahimik ang lugar ngayon. Nandito kami ngayon sa ayan, Baras NBI. Sakop pa lang ng Baras to, Baras Rizal. So yung pupuntahan namin yung ano na yan, resort na yan. Hanggang Manukan lang kami, dun lang. Tapos kakaliwa na kami ng Barangay San Andres. So yan, nasa likod yung mga kasama ko. Ayan, kung makikita nyo sa side mirror, ayan sila, nasa likod. Ako kasi nag-i-spearhead dahil akong nakakaalam ng lugar kung saan hihinto, saan liliko, kaya ako na ang nag-spearhead. Kasi kung hindi ako mag-i-spearhead, baka maulit na naman yung nangyari na may lumagpas tayong kasama nung nakaraan, hinabol natin. So kaya ngayon ako naman ang spearhead para walang ano, walang ganun pangyayari. May mga lalagpas, mga liligaw, di ba? Kasi minsan yung takbo nila matulin.
hindi natin sila mapipigilan, baka sa lumayo ng lumayo. So ngayon ito, kontrolado kung takbo nila para hindi sila lumagpas doon sa pupuntahan namin. Okay, yan, shout out biker, biker, mag-isa lang siya, biker. Pag marami sila bikers, di ba? Pag isa lang biker, hindi pa natin na-experience yan dito eh, mag-bike. Kaso wala kasi akong bike. May bike ako pero hindi pang ganitong biyahe. Ano lang siya eh, fancy bike. Malaking gulong niya sa harap, maliit gulong niya sa likod, ganun. Ang pedal nasa harap. So kaya mahirap dalhin dito yun sa bundok na to. Ayan, Palo Alto. Dito lang kami sa Palo Alto. Ayan oh. Oo, ha? Magpipicture si Kuya. Ano si Sir, oh. So it's Sunday pala, no? Ayan, time check 6:40. 6:39 pero 6:40 na yan. Sunday nga pala ngayon. Iba, day off dito, sumama sa ride. So ito, ayan, makikita nyo ang ganda ng bundok. Napakalamig ng hangin, nasimoy ng hangin. Sariwang sariwa, malayo sa populasyon. Weh, malayo sa pulusyon. Big C. Ito yung tinatawag na Big C. Vloggers, riders, yung mga photographers, yan ang tambayan nila, yung lugar na yon. Sa Big C hanggang dito yan, sa mga may likuan dito. So bahala ka na mamili kung saan mo gustong pumuesto dyan, kung paano mo sila pipicturan, di ba? Ganun yan. Basta ingatan mo lang yung sarili mo na hindi ka masasapul ng mga sumesemplang dito. Siyempre, hindi mo maiiwasan yan. Yung mga kurbadang ganyan. May mga lumiliko na nagbabanking. Tapos, bigla ka mahagip, di ba? Pag sumemplang, iiwasan natin yun. Kaya kung mamimitik tayo rito, lumugar tayo sa safe na ano, lugar. Kung tayo sa likod ng puno, basta yung kung may mangyari mga aksidente, hindi tayo ano, madidisgrasya, di ba? Dito guys, maraming tagul lugar talaga rito na hindi ko pa napupuntahan. So yan ang dapat natin ano, alamin. Ayan, Presno Campsite, Mount Pulis, San Andres. Ayan, may mga nakapaskil naman dito, Daraitan. Ayan yung mga nakapaskil, yan yung mga pwede mong puntahan sa lugar. Saan kaya itong mga kainan na to? Dapat makakain muna bago tayo dumating doon sa pupuntahan natin. Baka mamaya nagugutom na itong mga kasama ko. Mahirap kasi mamaya biglang ito na pala yung pupuntahan namin. Lagpas na kami sa kinainan. Ako, yari tayo doon. So guys, mayroong kainan dito, kambingan siya. Naku, tanga na, lagpas na yata kami sa kambingan. Yan ang sinasabi ko. Ito na yung manukan eh.
wala pa mga photographer. Naku, ito na nga yung San Andres, patay tayo. So ito na kami sa San Andres. So kaso lumagpas kami doon sa kakainan, yun ang problema. Minto muna kami rito para manap ng kakainan, mag-aalmusal muna kami. Yan ang mga kasama ko, si Papa Ariel, sila Kuya Edith, si Maring Risa, si Papa Sherwin, ito, si Paring Randy TL, Edison, dalawang Edison, si Yema Boy Ian, ayan. Si Papa Joel, oh, Papa Aris, Eric, Rocky, Randel, ay si Oblak, si Papa Joey, ayan. So may mga kasama tayong bago na aspirant, kasi ano to eh, ride ng team to. Dito kami sa Barangay San Andres. Papasok yan doon sa dulong dulo. So hahanap muna kami ng pagkain sa lugar na yon. Mag-aalmusal muna kami. Okay, kita-kita tayo doon sa kainan. So dati guys, wala pa akong mic adapter noon eh. So lahat ng ride namin, binibideo ko rin yan. Kaya nangyayari sa video ko, puro background music. So minsan, nakaka-copyright ako dahil minsan talagang kanta ginagamit ko eh. So ngayon, medyo natuto ko kung paano mag-vlog ng tama at ng hindi ka makaka-copyright. So natutunan na natin yun. Kaya ngayon, pinipilit. Uy, oh, MCP. MCP yun ah. So pinipilit natin na mag-vlog ng hindi tayo makaka-copyright. Para naman yung mga vlog natin eh hindi masayang. Kung mamamonetize siya, de mas okay, di ba? Pero sa akin naman, ano lang to? Gusto ko lang talaga yung ride namin. Eh, may video ko lang para at least kahit pa paano, meron kayong yung remembrance na nakarating kayo sa ganitong lugar, di ba? Yung mga memories na magaganda at masasaya, di ba? Yan, dito yung ano, Treasure Mountain, close pa yata siya, nakalagay. So hindi, diretso tayo rito, tayo maghahanap ng kainan. Marami namang kainan dito, kaso medyo nalayo nga lang tayo. Imbis na nandun na tayo sa pupuntahan natin, wala, na-delay tayo ng konti. Dala, hanap tayo ng kainan dito. Giniginaw ako. Ang lamig dito ngayon. Parang Baguio. So guys, no? Dito na kami sa Pico de Pino. Dito raw kami magbe-breakfast. So guys, no? Kukuha muna tayo ng temperature natin. Yun, no? 34.5. Napakalamig. Ano yun? Maglalag. Maglalag. So maglalag pala rito. Susunod tayo sa health protocol nila. Yung kailangan temperature, maglalag in ka. So yun no. Marami rin palang pagkain dito. Okay na? Oo. Temperature na lang daw yung iba. 40 kami. Oo. Mga 30 may ba? Shout out ka ate. So ito ang mga pwede natin kainan dito. Ayan. Buttered chicken, chicken fillet, New York sandwich, fried chicken, whole roast pork,
Pico de Pino Specialty, fresh lumpia, ayun. Pork steak, lechon kawali, crispy pata, pork sisig, bulalo. Oh, puro kalabang ko to. Oh, good for 7 persons, meron sila. Combo 4 kung tawagin. Combo 3, ayan, 2, 1. So, ayan, chiksilog, tapsilog, pinakbet lomi. Ayan, may kare-kare. Papaitan. Ano kaya ang pwede kong kainin na pwede sa akin? Yan, masarap kumain naman siguro dito. Nakita niyo naman yung lugar. Ha? Oo. CR? CR ka? Ah, meron doon sa Sangab, oh. Dito, sumiyar ka na dito. Ano na? Naririnig ka sa vlog si CR. Okay guys, kung gusto niyo magpicture, ayan. Pico de Pino. Cafe and restaurant. Ay, meron pala siya sa taas. So kung gusto mo, doon ka sa taas pepresto. Ay, may rooftop pa siya. Para kung gusto mo ng view, kita mo yan. May mga tinda silang laruan dito. Meron kayong tsaa? Meron po, sir. Ayun, tsaa lang ako, tsaka tapsilog ako. Okay guys, pabalik na kami ng Barangay San Andres, dun sa may papuntang Sangab Cave. Tapos na kaming kumain sa Pico de Pino. Okay naman yung pagkain nila, masarap. Lalo na yung tapsilog, malambot yung tapa niya. Tsaka kaya lang ang in-order ko is plain rice dahil sa bawal sa akin yung masyadong mamantika ang pagkain dahil ano, mataas ang aking cholesterol, high blood, yan. Kaya kailangan kong mag ano, healthy diet talaga ngayon, lalo sa pagkain. Hindi ako basta-basta pwede kumain ng mga mamantika at tsaka yung matataba. So sa ating mga lagbang motor, no, alagaan natin din ang kalusugan natin. Pag alam natin may high blood tayo, mataas ang cholesterol natin, at kung ano pa, mag-diet tayo, minum tayo ng gamot, sundin natin yung payo ng doktor para sa kalusugan natin. Para ganito, nagagawa natin yung gusto natin bumiyahe kung saan natin gusto, di ba? Kasi mahirap yung umabot tayo sa punto na, halimbawa, wag naman sana, karamihan, di ba, nai-stroke, maupo ka na lang sa wheelchair, hindi ka na makapag-ride, di ba? Sayang yung mga panahon na tumatakbo, na imbis na nai-enjoy mo yung buhay, mahirap yung ganon. Pero ang mahalaga dyan, buhay tayo, pinagpala pa rin tayo, pinagkalooban pa rin tayo ng Panginoon ng diba, pangalawang buhay, kung sakaling nakaligtas tayo sa mga ganyang karamdaman, di ba? Pagpasalamat natin sa Panginoon yun. So guys, nakapasok na kami dito sa Barangay San Andres. Sana makahanap kami ng pwesto na pwestohan namin para kahit papano meron kami lugar doon na hindi kami sisiksik lang sa isang sulok, di ba? Okay guys, andito na tayo sa base camp at San Andres this way. Mount Mataripis, ayan. Okay, dyan na sila lahat. Pasok tayo. Sabak na naman tayo sa off-road. Last time nandito kami, yun yung naligo kami sa Batis. So eto, sabak na naman kami sa off-road. So okay naman, kondisyon naman ng mga motor namin.
kaya naman ang NMAX to dahil nasubukan na namin nung nakaraan. Kaya lang, konting ingat dahil maraming bato ang ano, dadaanan mo. Mahirap yung umuntog yung ilalim ng makina natin sa bato. Baka mabutas. Lalo na ganito, galing tayo sa biyahe. Mainit ang makina. Madaling mabutas yan. Pagka natuktokan ng bato yan. Sakit pa naman ang NMAX yun. Yung ganun, pag natuktokan ng bato. So, ingat tayo. Sayang, di nakasama si Papa Deboy. Di raw siya nakatulog. Okay lang hindi ka nakatulog. Huwag lang hindi ka nagising. Di baling walang tulog, basta huwag lang walang gising. Yan ang tandaan natin, guys. Okay lang wala tayong tulog, huwag lang yung walang gising. So, malapit na rin kami dun sa... Uy, Bubuli. Hi, Bubuli. Bubuli. Oh, Bubuli. Sa pinsan ni Papa Debs, dito yung kanya. Ayan, banda rito pa yun. Ayun, nakita ko na. Shoutout kay Papa Arnold na pinsan ni Papa Deboy. Oh, shoutout din pala sa NCP officers. Lahat sa inyo. Mula kaila Papa Jerry, Papa Arnold, Papa Abel, Papa Dudes, Papa Pen, Papa George, Papa Kiko, Papa Reggie, Papa JTM, sa lahat-lahat, binabati ko po kayo ng magandang umaga po. Eto po, nasa ride na naman ng Team Manila dito sa Barangay San Andres, Tanay Rizal. Sasaba kami, medyo off-road po yung dinaanan namin. So, pupunta kami sa Sangab Cave dito sa Tanay Rizal sa Barangay San Andres. Oh. Medyo nakakatagtag ng dibdib yung ano, ng karsada rito. Pero wala namang ano. Sandali lang naman tong off-road dito. Siguro mga 15 minutes lang siguro to. Baka wala pa. Hindi naman yung talagang off-road na napakahaba. Ayan, malapit na. Natatanaw ko na yung kubo na bamboo kubo na pinuntahan namin noong nakaraan. Yun ang bamboo kubo. So, malapit na kami sa entrance papuntang Sangab Cave. Pero dito sa Sangab Cave, may entrance to. Pero mura lang. Mura lang naman. Hindi naman siya kamahalan. So, ayan o. No? Kotse, 50. Motor, 20. Oh. So, eto, mission pass. Nakapasok kami. 20 pesos ang entrance. So, yan. Ito, makikita nyo. Maraming puno. Dito ba? Ha? Dito kay Joel, oh. At least, pag nag-CR tayo, mag-BBS, ayun na CR. Ah, ganun? Start siguro. Oh, naku, bina tayo ako pasukin. Oo nga eh, buti mission pass. Ayan na, ayan na. Kapasok na. Siya ba yan? Opo. Ayan pala, kapasok na. Mandar mo kay Mama Jake. Kay Papa Jake, oo. Ha? May isang fuse na napinalitan pero hindi pa rin gumano. Oh, kaproblema pa yung motor ng isang kasama namin. Si Jake. So, doon na lang natin siguro, tutulak na lang natin siguro. Ba't kaya ayaw mi-start? Ano kaya problema? So ito, tulak tayo. Alam mo kung bakit tinirikan ito? Nakaboots ka kasi ng cowboy. Sabi, kabayo raw sa kuya mo.
Sabi dapat kabayo, sinakyan mo lang, hindi motor. Ha? Diyan na tayo. Saliya! Teka! Tumutulas ako! Diyan ka! Diyan ka na ha! Bitawa ka namin ha! Yun! Bigat ng itlog! Gago! Bigat! Ha? Tulak mode kami! Ha? Yun! Doon nga Papa Jake! Doon sa loob! So, tignan natin kung ano sira nito. Confused lang, okay, may dala naman siguro iba. Ha. So guys, andito na kami sa loob ng Sangap Cave. Yan. Andito yung ibang motor namin. Ang sarap sana kung may ganito tayo. Pwedeng mag-ihaw-ihaw dito. Pwedeng mag-inuman dito. Malinaw tubig. Dito malinis. Yan, dito malinis tubig. Maganda to kung may lubid na mahaba, yun ang hahawakan mo palabas. Saka parang medyo malalim to, no? Oo. Ito medyo malalim to. Siguro, ano to? Hanggang bibig natin siguro to. Tapos papasok ka sa loob niyan, mga... Kulang-kulang daw isang oras yata yun, papasok. At tatlong oras balikan. Ang haba. Ang matagal daw. Yan, pwede tayo dyan. Dyan lang tayo sa bungad. Dyan lang tayo. Yung abot tanaw mo pa yun, nakikita mo pa yung loob yun, pwede mong pasukin yun. Dito, malinis. Okay, dito. Ayaw ni Mari, hindi siya maligo. Hindi, dito kaya mo malinis. Ano lang yun, yung lumot yun, kaya ganun ang kulay. Oh, kaway-kaway muna, Papa Edison. Pasukin mo na yung loob. Baka siyam na oras din bago ka makalabas. Sabi raw. Siguro madilim, hindi makakapayong dadaanan. Kailangan mo dyan, mayroong ano, emergency light. Eh. Kaya alam po ito, pagka hindi kinaya ng battery mo, patay ka dyan. Apples ang dulo. Ayun. Okay lang, dito ka rin lalabas. Tour guide, oh. B1, B2, B1, B2, 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 B2,
Okay guys, uuwi na kami. Go home na kami guys. Kahit papaano nakapagtampisaw kami rito sa ano, Sangap Cave. Kaso hindi lang natupad yung ano, plano namin na pumasok sa loob ng kuweba. Kasi wala raw tourist guide. Saka medyo makulimlim. Baka raw ano, medyo lumakas yung agos ng tubig. Siyempre, iniisip din nila yung kaligtasan ng mga nagpupunta rito. Gusto man namin, kaya lang talagang hindi pwede. So, maraming maraming salamat to ulit sa mga NCP officers. Boss RJ, shoutout sa Para Clothing. Shoutout muna sa Skebog. Shoutout din sa Takbong 50, sa Titans. Shoutout sa inyo. Sana maging successful ang inyong charity sa mga lasalugan sa port area. Kaming mga nasa NCP Manila, tapos na kami mag-charity doon. So, nakaraos na kami. So, thanks God, kahit papaano nasiyahan ang mga kababayan natin na sunugan sa mga binigay natin tulong, sa lahat ng member na nagbigay ng kanilang tulong, pati mga officer na nagbigay ng tulong at suporta sa team. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga ibinigay niyong relief goods para sa ating mga kababayan na nasunugan. So, shout out sa mga kumpare ko, sa lahat ng kumpare ko. Ayoko na kayong pangalanan dahil sobrang dami nyo. Shout out sa inyo. Love kayo ni Salting. Shout out sa mga kumari ko, yung magagandang kumari ko. Shout out sa inyo dyan. So ito, palabas na kami. Shout out sa lahat ng pitikeros dito. Ingat kayo lagi sa pamimitik. Ride safe po sa inyo lahat. Gabayan kayo ng Panginoon sa inyong pagmumotor upang maging safe at makauwi kayo sa inyong pamilya.